Ang Studio Zen Hair Salon ay bunga ng kanilang pagsisikap at kahiligan. Nagsumikap alamin ang pasikot-sikot ng negosyong ito. Subalit, hindi naging madali ang pagsisimula. Sa umpisa, nung bagong bukas tong salon namin, mahirap kumuha ng mga customer. Nagbigay kami mga flyers sa labas, tapos hanggang sa may mga walk-in na dumadaan. Ayun, nakita naman nila yung resulta, maganda naman, nagustuhan nila. Ngayon, 2 buwan matapos maitayo ang Studio Zen Hair Salon, ito ngayon patuloy na kumikita at naging katuparan ng kanilang pagsusumikap. Mas magandang magtayo ng business kung hilig mo yung business. Kaya nga, napili ko yung salon na maging business ko. Mas madaling i-manage yung business kung hilig mo siya. Ito, mapapayo ko po sa gustong magtayo ng negosyo. Kung talagang gusto mo yung negosyo na yon, pasukan mo. Kasi umpisa, huwag kang maghahanap ng kikita ka kagad. Kasi hindi mo naman kagad mapi-please lahat yung tao na magpagawa sa'yo. Kahit na sabihin mo maganda yung product mo, kung hindi siya makakatry, hindi naman niya makikita na maganda. Pag talagang gustong-gusto mo, ituloy mo. Yan ang tunay na entrepreneur. Hindi sumusuko sa kahit anong problema ang hinaharap niya. Yan ang Pinoy. Big time! Sigurado curious na kayo para malaman kung sino ang ating featured entrepreneur para sa gabing to. Siyempre naman, kung ako nga, I can't wait for them to get to know this wonderful entrepreneur kasi talaga ibang klase yung drive at passion niya for business. Plus the fact na creative and hardworking siya. Nako, talagang kitang-kita mo na yung excitement ko at bilib ko sa kanya. At guys, konting hintay na lang at malalaman niyo na kung sino ang ating notable entrepreneur para sa gabing to. Dito lang yan sa B2B o Businessman to Businessman with Kristan. Kaya, BRB! Anong BRB yan? BRB! Be right back! BRB! Gets mo? Ah! BRB! Ang tawag sa kanyang salon ay Filipino Family Salon or Salon ng Bayan. They cater to every member of the family. According to him, to take care for your looks and have pride in your general appearance is not simply vanity. Thank you, pare. I'm so sorry I'm late. It's okay. I know it's busy out there. Yeah, so stressful today. Talaga, sobrang dami traffic. Oo, matraffic ngayon. Kumusta? Ang ganda naman niya, salon, ha? This is our new design for 2007 for our interior. Okay. Ano specialty mo dito? Specialty dito, marami, pero I think you're tired. Yes. I think you need a foot spa. Oh, wow. This will be the most relaxing interview that we will have. I've never had a foot spa before. Foot spa? Ipe-pedicure ka pa nila. Uy! Nakakatakot-tata yun, ha? Kasama yan. Gano'ng karami yung employees mo ngayon? I think about 3 to 4,000. 3 to 4,000? Work, yes. So, tingin mo ba, accidental or it was fate? Do you believe in the idea na destiny to? Dahil mami mo nga... I think it's a combination of fate and luck and preparation. Fate, luck, and preparation. Yes. Mm-hmm. If you cannot handle that business, if not, you have to be there. Really not about financial. Because nanggaling naman ako sa hirap eh. Ang sa akin, how to create jobs to our brothers and sisters. How to improve other people's lives. Kasi the Lord improved my life. So
I have to do the same thing. How many franchises in the first year? Pagka ambitious ako, I would like to put 0 on that 2. Sana, Lord, makapagbigay mo ako ng 20. And then all of a sudden, at the end of 2001, it became 60. 60? Nakahit kami ng 60 franchises. Hindi yun yung target mo at all? No, way, all the way up. Sa 60, 20 lang ang target ko eh. Ano yung para sa'yo lowest moment in your life or humbling experience mo or something that really challenged you? Ano na yun? Lowest yung, moment? Nung nagsisimula kami na, kagaya na sabi ko na nobody really believes in us about this project that we will do about the salon for masa and even the yung mga suppliers. Humingi kami ng mga appointment, ini-snap kami. They don't pay any attention, sino ba yung mga yan. So yun talaga yung lowest point na sa akin na bakit ganun, these people are big, but hindi magbigay ng chances to the small ones. So anong tingin mo pinaka-importanteng asset na meron dapat sa tao para siya makapag-negosyo? Attitude in life. Na kasi hindi naman lahat ng bagay, pag sinimula mo, mag-hit ka agad eh. It doesn't matter kung 10, 20, or 1 times nang nag-try ka ng iba-ibang business and then you fall down, and then you just stay down there. There's no reason for you to stay down. You get up again and do other things. Can you extrapolate a little bit on the idea of puso? Yung puso kasi, kailangan niya sa negosyo eh. Kasi maski ganong kagaling ka, if you don't know how to take care of your family, your the people that works for you, walang mangyayari eh. The main asset ng ating negosyo, yung kasamahan natin eh. Totally. They are the one who's in our business every day. Think of ano bang industry ang papasukan nyo. And then, once you pick that industry, research, pag-aralan nyo, sino ba yung big players and sino ba yung small players. And then, pag nakita nyo na yon, saan kayo papasok? Small or big players? And then, think of something na ano pa ba yung wala dun sa industriya yon. Something new na talagang pagkakaguluhan, yung creativity nyo, and then always learn. Huwag kayong mag-stop na learning kasi pag nag-stop kayo doon, it will be the start of your downfall. I think you should really check your attitude na talagang buong-buo na miski ako bumagsak dito, tatayo ulit ako. Just focus, learn, and always pray. Huwag niyong kakalimutan si Lord because without Him, we're nothing. Pakinggan sa iyong puso ang sigaw na gagibulo. Posible. Kung meron kayong gustong malaman, kailangan nyo ng tips, advice para sa mga business nyo. In your mobile phones, all you have to do is type negosyo space. Your question is sent to 2299 for all networks. Pero kung katulad ko naman kayo at marami kayong gustong itanong, don't worry, we do have a website and that's www.gonegosyo.net at ang mga mentors mismo natin ang sasagot sa mga tanong nyo. Kaya email or text all those questions. We'll be waiting! Sana po marami kayong natutunan sa aming episode ngayong gabi. Uy, Iko, closing na. Ano ba? Ba't ka tumatahimik dyan? Hindi, partner. Alam mo ako, naisip ko lang. Sabi ng iba, ang dali daw magtayo ng isang business. Pero kung titingnan mo lahat ng factors, hirap pala. Alam mo, Iko, isa lang talaga masasabi ko dyan. When starting a business, the risks and failures are really high. Kaya nga, sa first few years, medyo mahirap. Pero if you're really serious about being a boss, you should remember that you should really be ready to fall off your horse and still get back on it no matter what. Yan ang partner ko na si Chal. At ito naman ang partner kong napaka-business-minded, si Iko. So guys, see you again next time dito sa pinakabigating business show, ang Go Negosyo. Kung saan pwede ka maging big time! Lahat ay kaya, Pinoy kasi tayo may tiwala sa ating sarili. Galing sa Diyos, lakas at talento, wagi ang Pinoy kapag nagnegosyo. Magnegosyo, go negosyo, iba ang Pinoy, iba tayo. Magnegosyo,